Pwede ba mga kapatid na gumagawa ka pero wala ang puso mo sa ginagawa mo? You do things but your heart is not in it. Pwede bang may sinasabi tayo pero hindi naman taos sa puso mo yung sinasabi mo? Marami tayong binibigyan at inaabutan pero yung ba ay galing mismo sa puso natin. Lahat tayo nagmamahal pero yung pagmamahal ba natin ay mula again sa puso. Bakit puso? Bakit buong puso? Kasi mga kapatid, kung hindi sa ganitong paraan, ano ang bunga nito sa iyo? Masasabi mo ba na mayroong halaga ang lahat ng iyon kung hindi ito mula sa puso mo? Ang message po natin this morning ay pinamagatang po pong buong puso't kaluluwa. With all your heart and with all your soul. In Joshua 22, verse 5, wag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautusang ibinigay ni Moses sa inyo. Ibigin nyo si Yahweh na inyong Diyos. Look at the word. Ibigin ninyo. Love the Lord. Sundin ninyo. Obey the Lord. Ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya. Paglingkuran nyo siya ng... Meron po akong tatlong hinighlight dyan. Kung nakikita po ninyo, ibigin ninyo, sundin ninyo, paglingkuran ninyo. Ano po yung unang bilin na huwag daw natin kakalitan? Ibigin mo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa. Again, the same text, yung kinuhanan po natin, para lang po makita natin dyan natin lahat kukunin. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin, kautosang ibinigay niya sa inyo. Yung hinighlight ko na lang, ang basahin natin. Ibigin niyo si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ibigin natin siya ng buong puso at kaluluwa. And the same word, yun din po ang sinasabi sa atin ng atin pong Panginoon. Tingnan niyo po sa Matthew. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso ng buong pag-iisip. Bakit po buong puso? Do you have any idea, mga kapatid, kung bakit ganito po ang gusto ng Diyos na mahalin po natin siya o ibigin? Bakit buong puso? Alam niyo po ba dahilan? Ayaw po niya, mga kapatid, na meron po siyang kahati sa pagmamahal po natin. Ngayon, pwede po ba nating sabihin na selfish ang ating Panginoon? Hindi. Eh bakit nga po gusto niya siya lang? Alam niyo dahilan? Dahil ayaw niya na ika'y masasaktan. Nakita niyo? Kaya pala gusto ng Diyos na siya lang ang mahalin mo. Dahil yung pong layunin niya, ayaw niya na masasaktan ka. Why? Kapag tao minahal mo at inibig mo nang higit sa kanya, susceptible ka na masaktan. Dahil ang tao nagbabago. Dahil ang tao may kahinaan. Amen. Dahil ang tao may hangganan. Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Hindi siya mahina at lalong wala siyang hangganan. Meaning, mananatili po siya na nariyan para po sa atin. Amen po, mga kapatid. So, ano pa ang dahilan niya para mahalin natin siya ng buong puso? Dahil nang ibigin tayo ng Panginoong Jesus, wala po siyang itinira para sa kanyang sarili. Ibinigay po niyang lahat maging kanyang buhay. Amen ba, mga kapatid? So, ano pang dahilan? Bakit buong puso? Dahil mapanibughuin ang Diyos. He is a jealous God. In Exodus 34:14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko ay dito, mga kapatid, sinasabi niya sa atin kung sino siya at kung ano siya. Para maging aware tayo sa mga pwede nating magawa na makasasakit sa kanya.
At kung ito po ang sinasabi niya sa atin, then huwag po natin itong gagawin sa kanya. Amen po ba? Kaya hinihiling niya sa atin na mahalin natin siya ng buong puso. Maging noon pa man, mga kapatid, ito na po ang kanyang sinasabi kay Moses na gawin ng mga Israelita na ngayon ay ipinaabot naman niya sa atin. Deuteronomy, dinggini niyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Verse 5, ibigin niyo siya ng buong puso at kaluluwa at lakas. Hindi ko na po isinama yung lakas. Diba? Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might, with all your strength. Pero kinuha ko lang po rito, mga kapatid, yung puso at kaluluwa. Kaya po, naririto, mga kapatid. Kayo na naririto. Gusto po ba ninyo na may kahati kayo sa pagmamahal ninyo o pagmamahal ng asawa ninyo sa inyo? Gusto nyo may kahati? Wala po siguro dito na may gusto noon. Amen. So much more ang atin pong Panginoon. Ayaw po niya na mayroon siyang kahati sa ating pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, amen. Ayaw po ng Diyos ng half-hearted. Ayaw po niya ng half-baked. Naintindihan niyo po ba? Hosea 8:7b, ang katulad nila ay tinapay na hindi biniling. Anupat kabila lamang ang luto at ang kabila'y hilaw. Ano tawag doon? Half-cooked, half-baked. Makakain niyo ba yun? Kapag kakalahati ay hilaw? Ayaw po ng Diyos ng ganon. Amen. Hallelujah. Kaya, kung mamahalin natin po siya at iibigin daw po ng buong puso, ano sa tingin niyo ang pwedeng maging kapalit nito sa atin? Kapag daw minahal natin ang Panginoon ng buong puso at inibig natin, anong pwedeng maging kapalit? Tingnan niyo. Pagmamahal din. Nakita niyo? Proverbs 8:17, mahal ko silang lahat na sa'king nagmamahal. Pag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Mahal ko silang lahat na sa akin ay ibinabalik din po ng Diyos yung isang bagay na ibinibigay natin sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Kung pagmamahal, ano ibabalik niya? Pagmamahal din. Amen? Yun yung ipadarama niya. At alam nating lahat kung paano magmahal ang atin pong Diyos. All out po siya kung magmahal. Amen. Yan ang napakaganda. Ibabalik ng Diyos, susuklian ng Diyos yung bagay na ginawa mo sa Kanya. So, yun lang ba pwede niyang ibigay siya nagmamahal sa Kanya o sa umiibig sa Kanya ng buong puso? Ah, kayamanan. Proverbs 8:21, ang sa'king nagmamahal, binibigyan ko ng aking pinupuno ang kanilang. Hindi po ako may sabi niyan. Mismong ang Diyos. Amen po? Ngayon, kung wala tayong yamang natatanggap daw mula sa Kanya, eh alam niyo na po dahilan. Hindi po dahil sa hindi natin siya mahal. Wala naman po hindi nagmamahal sa Diyos. Lahat pa tayo nagmamahal sa Diyos. Amen. Pero ito po ang dahilan, hindi buong puso. At tayo mismo ang nakakaalam niya. Tama po? Mahal natin ang Panginoon. Alam natin lahat yan. Pero hindi po buong puso. Jeremiah 17:10, ako si Yahweh ang sumisiyasat saan? Sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ito na mo yung word. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang at gagantimpalaan ayon sa kanyang. Ginagantihan ko. Ginagantimpalaan ko. Dito mga kapatid, malinaw na gumaganti ang Diyos. Hindi po niya babaliwalain yung bagay na ginagawa mo at ipinakikita mo. Marunong po siyang magsukli, marunong siyang mag-appreciate. Amen. Kaya kung iniisip mo, iniisip natin na baliwala lang po sa Kanya yung kabutihang ginagawa mo, yung pag-ibig na ibinibigay mo sa Kanya, nagkakamali ka.
Kaya mga kapatid, hindi po kawalan na mahalin po natin siya ng higit sa dapat na pag-ukulan po natin ng pagmamahal. Yan po ang gusto niya, yan po ang nais niya, yan po ang ibigay po natin sa kanya. Hindi po kalugihan ang ibigin ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Pangalawa, sundin natin siya ng buong puso at kaluluwa. The same text. Kukunin ko lang po, hinighlight ko ron. Sundin ninyo ng buong puso at kaluluwa. Kanina, ano sabi? Ibigin nyo ng buong puso at ngayon, sundin naman ng buong puso at kaluluwa. Deuteronomy. Ngayon ay binibigay nga sa inyo ni Yahweh ang mga tuntunin ito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Verse 17, ipahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin, at didinggin ang kanyang... Mga kapatid, tandaan po natin ito. Kung sakali man na ang Diyos ang naguutos nito sa atin, hindi po dahil daw sa gusto niya tayong alipinin o alilain. Halimbawa, kung lagi tayong inuutusan ng Panginoon, hindi daw po dahil gusto niya tayong alilain o alipinin. Kung hindi, gusto niya na matuto tayong sumunod. At sa pagsunod po natin, doon po niya tayo pagpapalain. Nasa pagsunod po natin sa Kanya. Yun po ang tinitingnan niya kung karapat dapat po tayo sa mga pagpapala. Naintindihan niyo mga kapatid? Yun po yung the whole idea ng Panginoon kung bakit nga gusto po niya na sumusunod tayo sa bagay na inuutos po niya sa atin. Hindi po para alilain ka lagi, okay? Kundi meron siyang gustong gawin sa likod po nun. Jeremiah 32:40, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang at tuturuan ano? Sa aking mga tuturuan sumunod sa akin ng buong puso upang hindi sila tumalikod pa sa akin. So anong bunga po mga kapatid ng pagsunod? Amen. Lahat po kasi ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon, akala po natin tayo po sa side natin, parang tayo yung lugi. Parang tayo po yung nahihirapan. Pero hindi nyo alam, yun ang kaparaanan ng Panginoon para magawa din po niya yung bagay na gusto niya na kapalit po doon sa ipakikita mo na ginagawa sa Kanya. Kaya nga sabi niya rin sa binasa natin, siyang gagantimpala. Amen. O ano po ang bunga ng pagsunod natin ng buong puso? Ito, pagpapala. Hindi po pwede kasi gusto lang natin ang pagpapala, pero hindi po tayo sumusunod doon sa Kanyang gusto. Amen ba? Meron din po kasi siyang gustong makita mula po sa atin. At yung pagpapala na ito ay bunga lang kung nagagawa natin at nasusunod natin yung sinasabi niya sa atin. Tinan niyo sabi ron, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin. Ano promise? Kaya huwag po tayong masasaktan. Huwag tayong magtatampo. Okay? Huwag tayong magko-complain at sasabihin natin sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo ko pinagpapala? Wala po sa side ng Panginoon ang problema. Mostly ang lahat ng problema ay nasa side natin. Amen. Sapagkat hindi ho natin ginagawa at sinusunod yung mga bagay na instruction niya na gawin natin. O eto sabi niya, tanda niyo, sino mang si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uulad at laging... Iyon po yung promise niya. O ano pa? Bunga ng pagsunod. Ito, proteksyon o pag-iingat. Exodus 15:26, ang sabi niya, kung ako'y buong puso niyong susundin, kung gagawin ninyo ng matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, ano promise? Hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Nababasa po niya sa Deuteronomy 28, verse 15, pababa. Lahat po ng uri ng sakit,
binanggit po doon. Pero ang sabi niya rito, hindi ko ipararana sa inyo ang alinmang sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ibig sabihin, iingatan tayo ng Panginoon na hindi po tayo magkasakit. Amen. Walang salot na pwedeng dumating sa buhay natin. Ano lang po dapat natin gawin? Sumunod lang sa ipinag-uutos po niya sa atin. Amen. So, nasa atin ngayon ang pagpapasya. Kung gusto natin ng blessing mula sa Kanya, sundin natin yung utos niya. Hindi po basta lang pagsunod, kundi buong pusong pagsunod. Mga kapatid, gusto niyo po bang makarinig ng sumbat mula sa salita ng Diyos? Na tayo rin ang dahilan kung bakit hindi nangyayari sa atin yung dapat na mangyari? Gusto niyo? Dito nakita ko na ang Panginoon ibabalik din sa iyo. O eto po ang dahilan. Kung hindi natin nararanasan yung blessing mula sa Panginoon, eto po ang sumbat niya. Kung sinunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Isaiah 48:18. Ano yung word niya? Ha? Ano yung word niya? Kung sinunod mo lang ako, sana hindi nangyayari yan sa'yo. Sana marami ng magagandang bagay ang naganap sa buhay mo, na nai-enjoy mo ngayon bunga ng pagsunod mo. Sinabi ko na ito sa'yo noon pa. Pero ayaw mo kong pakinggan. Ayaw mong gawin yung bagay na sinasabi ko at inuutos ko sa'yo. Na hindi mo alam na kapag ka ito'y sinunod mo, yung benefits nun at yung blessing nun, hindi naman sa akin, kundi ito'y sa'yo. Kung sinunod mo lang, if you only obey my command, yung blessing daw ay mag-o-overflow sa'yo. Nandyan ba kayo, mga kapatid? Matthew, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian. Nagbigay siya rito ng comparison. Kung eka yung pagsunod nyo rin ay tulad lang din ng pagsunod ng mga Pharisee, ng mga Sadducee, na supposedly mga religious leader, na dapat sila po yung nagseset ng model, na dapat sundan ng mga follower, eh, sabi ng Panginoon, kung ganun lang din eka ang pagsunod nyo tulad nila, hindi rin kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Anong message na kinukonvey ng Diyos sa atin? Huwag nyo silang tularan. Sumusunod sila pero hindi buong puso. Kapatid, kawalan mo. Kasi kung gagawin mo lang naman ang isang bagay para sa Diyos, gawin mo na ng buong puso mo. Kung susundin mo lang din naman ang Panginoon, sundin mo na rin ang buong puso mo. Nang sa ganon, wala kang regret sa sarili mo sapagkat ibinigay mo kung anuman yung meron ka na pwedeng ibigay sa Kanya. You give your best. Amen? So wala kang regret. Lord, iyan lang po ang kaya ko. At kung tatanungin mo ako, kung iyan na yung best ko, iyan na po, ibinigay ko ng lahat. At kung iyan po hindi pa rin sapat sa iyo, pero kayo po ang nakakakita ng laman ng puso ng tao. At di sa sarili mo, wala kang guilt. Dahil alam mo na yung ginawa mo, naroon ang puso. Amen, mga kapatid? Wala tayong pagsisisihan. O, pangatlo, paglingkuran si Yahweh ng buong puso't kaluluwa. Kangina, love the Lord thy God with all your heart and soul. Second, obey the Lord with your wholehearted and so, pangatlo, serve the Lord with all your heart and soul. Joshua, the same text. Maging tapat kayo sa Kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa.
Doon yung napansin, laging magkaduktong. Buong puso at kaluluwa. Psalm 119, verse 10. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglikuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong... Ganito rin ba, mga kapatid, ang desire natin? When it comes to serving the Lord? Yung paghangad po ba natin, tulad po ni David, na sinasabi niya rito, buong puso ang hangad ko na ika'y paglingkuran. Amen ba? Kasi kung naglilingkod tayo at napipilitan lang, bakit pa natin ito gagawin? Kung ginagawa po natin dahil obligasyon lang natin, sa tingin po ninyo, mga kapatid, again, sino ang nawawalan? Kasi hindi naman po tayo pinipilit ng Diyos na tayo'y maglingkod. Amen. Ang paglilingkod po sa Diyos ay isang pribilehyo sa atin. Isipin po, mga kapatid. Isipin po ninyo yun. Isa ka sa nakakita ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At bilang pasasalamat sa Kanya, eto ka, pinaglilingkuran mo siya. Di ba privilege yun? Kaya sinabi niya, you cannot serve two master. Iwan mo isa, sundin mo ang isa, but you cannot have both. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi ni Pablo, tinan niyo sabi ni Pablo sa Roma 1:9, lagi ko kayong idinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong. Paano maglingkod si Pablo, mga kapatid? Kung maglingkod po siya sa Diyos, buong puso. Hindi po siya nagyayabang dito. Idinadalangin ko kayo sa Panginoon na pinaglilingkuran ko ng buong puso. Sana ganun din po, mga kapatid, na pwede rin nating sabihin sa sarili natin na ganun din ng klase ng paglilingkod na ibinibigay natin sa Panginoon, buong puso. Paano po niya tayo pinapaalalahanan, mga kapatid? Patungkol po dito, paalala ni Pablo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod saan? Ini-encourage niya po tayo. Maglingkod kayo ng buong hindi ho madali, mga kapatid, ang maglingkod. Kasi karanasan po natin yan eh. Sino rito ang nakaranas, mga kapatid? Lalo na kapag kayo ay nag-i-invite na dinadala nyo saan sa church. Anong katuwiran po nila? Ha? Ano sinasabi po nila? May pakikinabangan ba ako dyan? May mapapala ba ako dyan? Magkakapera ba ako dyan? Sino rito naka-experience nung gano'n? Na kapag dinadala mo sa church, ano ba, meron ba akong mapapala dyan? Di ba? Yun agad ang kanilang sinasabi. I don't know if that is their excuse. Pero mostly, kapag kaniyayaya mo, laging gano'n ang kanilang sinasabi. Eh mga kapatid, tututulan ba natin yun? Ba natin yun? Eh meron din sa Bible eh. Tingnan nyo sinasabi nila. Sinasabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Hindi nila kailangan ng kanyang mga aral. Sino ba ang Diyos para sambahin nila? Job 21:14. Kung sa kanya'y maglilingkod, ano raw ang... Hita niyo po ang dahilan nila, yung reasoning po nila. Hindi po talaga gusto nilang maglingkod. Amen. Ang gusto po nila, yung kapalit agad sa kanilang paglilingkod. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa totoo lang, makinig kayo, kasi sila after doon po saan? Sa makukuha nila, sa paglilingkod nila. Tama po? Pero ito, mga kapatid, pakinggan niyo. Wala pa tayong ginagawa sa Diyos. Ang Diyos may ginawa na sa atin at may ibinigay na. Amen ba ron, mga kapatid? Okay? Ang problema lang, hindi natin ito nakikita.
At kung nakikita man natin, hindi natin ito pinapahalagaan at tinitingnan. Amen. Kaya nasabi nila yung ganitong mga bagay, ano eka ang mapapala nila? Ano daw ang kanilang makukuha kung sila ay maglilingkod? Mga kapatid, isa-isahin ko ito sa inyo. Okay? Yung bagay na tinanggap na natin, wala pa tayong ginagawa sa Diyos. Yung buhay mo, bigay niya. Yung pamilya mo, bigay niya. Yung kabuhayan mo, bigay niya. Yung kaligtasan mo, galing sa Kanya. Ngayon, konting gagawin mo, pabalik sa Kanya, big deal sa'yo. Shame on us. Kasi parang laging may utang ng ang ating Panginoon sa bagay na gagawin natin. Tama po ba? Lahat parang big deal. Kailangan meron akong to, kailangan may ibabalik sa akin, kailangan merong papalit. Amen ba mga kapatid? Wala po tayong utang na loob sa Kanya kung ganito po ang magiging pananaw natin. At kung magsasalita lang po ang Diyos sa atin, eto sasabihin niya, hindi ko kailangan ang sino man sa inyo. Neither hindi ko kailangan ang paglilingkod ninyo. Gusto niyong malaman po yan? Tingnan po ninyo sa Gawa 17:25 or in Acts 17:25. Ano po ang nakalagay doon? Hindi siya nangangailangan ng kahit na ano, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Hindi rin niya kailangan ng tulong mula sa inyo. Sapagkat ang sabi niya, ako nagbibigay ng buhay, hininga. At ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. In Him we live, and move, and have our being. Kaya ka buhay ng dahil sa Kanya. Kaya ka humihinga ng dahil sa Kanya. Ano man ang meron ka na na-enjoy mo ngayon because of Him. Ngayon sasabihin mo sa akin, ano yung nagawa mo pabalik sa Kanya? At pagka may nagawa ka, gusto mo may kapalit pa. Big deal sa'yo. Kapatid, privilege. Napakasarap. Sapagkat ang Panginoon naman, hindi humanhid na Diyos. Whether tanggapin mo o hindi, kapag may ginawa ka sa Diyos, ang Diyos may gagawin pabalik sa'yo sapagkat ang Diyos kahit kailan hindi siya pwedeng magkaroon ng utang sa'yo. First Samuel 12:20, it says, huwag kayong matakot. Wika ni Samuel. Bagamat malaki ang pagkakasala nyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. At kailangan ipaglingkuran nyo siya ng buong puso, huwag nyo siyang tatalikdan. Lamang, dapat kayong natakot kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran nyo siya ng buong puso at lagi nyo alalahanin ang kabutiang ginawa niya sa inyo. Lagi nyo alalahanin, ang alin? Ang kabutihang ginawa niya sa inyo. Why? Sapagkat doon po manggagaling na kaya mo siya pinaglilingkuran dahil personally na-experience mo yung kanyang kabutihan. At wala kang pwedeng ibalik sa kanya maliban lang na siya'y paglingkuran. Kasi minsan, kaya hindi ho tayo motivated na gumawa ng isang bagay na gano'n kasi wala tayong basihan. Pero kung may nakikita ka na ang Diyos ay naging mabuti sa iyo, hindi Kanya pinagkulang sa anumang pong bagay, sapat na yung dahilan para ibalik mo yung paglilingkod sa ating Panginoon na naging mabuti sa iyo. Unahin mo munang maglingkod at makikita mo ang blessing ng Diyos, bunga ng iyong paglilingkod. At alam niyo po ba kung anong blessing na meron? Sa lahat ng ito, laging merong pong blessing sa kabila. O ito, sa paglilingkod, ano blessing? Ito po, dagdag na taon sa iyong buhay. Ba, hindi ho ba blessing yan? Dagdag na taon sa iyong buhay. O, tingnan niyo sa 2 Kings 21. Nang panahong iyon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalo siya ni Propeta Isaiah at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan.
Tingnan nyo, ah. Mismong ang Panginoon na nagpasabi. Pakisabi lang sa kanya, mamamatay na siya. Hindi na siya gagaling sa sakit niya. Tingnan nyo po ang naging tugon ni Hezekiah. Verse 2. Bumaling si Haring Hezekiah paharap sa dingding. Ano ginawa? Nanalangin. Kahabagan mo ako, Yahweh. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Kino'y kasunod? Buong puso kong ginawa. Nakita niyo klase ng kanyang paglilingkod? Ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban at napataguy siya sa matinding kalungkutan. Masakit ito sa kanya. Na mismo ang Panginoon na pinaglingkuran niya ng buong puso ang magsasabi sa kanya na hindi siya pwedeng gumaling at mamamatay na. At kung ako si Hezekiah, sasabihin ko, baliwala lang ba sa iyo, Panginoon, yung ginawa kong paglilingkod? Wala akong sinuway sa mga utos mo. Buong puso kong ginawa. At ngayon, papupuntahan mo ako sa iyong lingkod at sasabihin mo na ako'y malapit ng mamatay at hindi nagagaling ang sugat ko o sakit sa aking katawan. Wala akong ganon. Hindi ho siya nakipag-argue. Sa halip ang ginawa niya, tama niyang gawin, makiusap, magmakaawa sa Panginoon. At kung siya kahabagan ng Diyos, so be it. Kung hindi, okay lang. Pero ano nangyari? Verse 4, umalis na si Isaiah, ngunit hindi pa gaano nakakalayo ay sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Ito niyo kapatid, akala niyo matigas ang loob ng Diyos? Kahit meron na po siyang sinabi, hindi ba may kasabihan tayo ang salita ng hari? Lalo hindi pwedeng baliin na salita ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos na mamamatay ka, mamamatay ka. Pero nung makita niya yung reaksyon ng kanyang lingkod na buong puso na pinaglingkuran siya, balikan mo. Sabihin mo sa kanya, hindi pa siya mamamatay. Bibigyan ko pa siya ng 15 taon. Yan ang bunga ng paglilingkod ng buong puso. Bakit itinala dito yan? Para lang ba meron tayong istorya na malaman at pag-usapan? Hindi. Para meron tayong basihan na kung nangyari ito kay Hezekiah, pwede rin itong mangyari sa atin. At yun yung bagay na pwedeng maging bunga ng paglilingkod natin sa Panginoon. Ano pa mga kapatid? Yung blessing, hindi kanya ipapahiya. Hindi kayo papahiya ng Diyos. Si Elias ang isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Ang buhay ng Diyos na Israel na aking pinaglilingkuran. Lagi po niya sinasabi niya noon, na aking pinaglilingkuran. Hindi ulan ni hindi magkakamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. O alam natin ang istorya, amen? For 3 years, hindi po umulan ni humamog. Anong gusto kong sabihin? Hindi po siya ipinahiya ng Panginoon sa kanyang sinabi. Mga kapatid, kung buong puso nating pinaglilingkuran ang Diyos, hindi niya hayaan na ikay mapahiya. Hindi mo mararanasan ang mapahiya. And here is my conclusion. Tatlong bagay ang dapat nating gawin base dito sa pinag-aaralan natin. Number one, ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Pangalawa, sundin natin ang Panginoon ng buong puso. Pangatlo, paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso. Ang tanong, yan po ba ang nangyayari? Magsasite din po ako ng example. Matthew 15:8. Paggalang na handog sa akin ng bayang ko, paimbabaw lamang. Bayan ko, talking about his people, paimbabaw lamang. Bakit? Sapagkat sa bibig at hindi sa puso, bumubukal. Papuring pagsambang ginagawa nila, walang kabuluhan. Ang utos ng tao, tinuturong.
Nakita po ninyo kung hindi mula sa puso? Meron bang kabuluhan? Papurit pagsambang ginagawa nila, walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat hindi ito mula sa kanilang puso. Amen! Jeremiah 5:2. Alam na sa sukula, nakasulat. Nanumpa kayo sa ngalan ni Yahweh. Nanumpa pa. Ngunit ang inyong sinasabi, ano? Pwede bang mangyari, mga kapatid, na hindi tao sa puso yung ating ginagawa? Yung sinasabi natin, yung pagsunod natin, yung pagmamahal natin, yung paglilingkod natin, maging yung pagbibigay natin? Pwede ba? Pwede, amen? Na hindi taos. Okay lang. Kasi ikaw yun eh. Pero kaya nga pinapalala sa atin ng Panginoon, kung gagawin mo lang, kung susunod ka lang, kung maglilingkod ka lang, gawin mo na ito ng buong puso. Sapagkat sa Biblia, mga kapatid, ito sinasabi. One, buong pusong pagtulong. Amen? Buong puso ng pagtulong. 1 Chronicles 28:21, narito mga pangkat ng mga saserdote at mga levita. Handa para sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Buong puso silang tumulong, tutulong ayon sa kanilang kaalaman. Handang pag-utusan anumang oras. Buong pusong pagtulong. Buong pusong ano? Pagkakaloob. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito'y galing sa iyo at ibinabalik lang namin. Ano pa? Buong pusong pagtitiwala. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ano pa? Buong pusong pasasalamat ay binibigyan ko ng damit na lana. Buong puso naman ang pasasalamat nila. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, na gagawin natin, whatever it is, do it from your heart. Gawin po natin ito ng buong puso. Wholeheartedly. Amen po, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po natin tumayo. God is good. Amen? Amen. Hallelujah. God's faithfulness. God's faithfulness. God has been speaking this to us all this year, reminding us of his faithfulness. When you think that God hasn't done anything for you, that's the time when you got to realize that God has done everything for you. Everything. When you breathe in, that's just air. Without God, you don't live with that air. But it's because of the breath of God we live. We breathe in the breath of life. That's what gives us life. That in itself is a blessing and God's faithfulness to us. But what do we say when someone dies? Why doesn't God keep them living? Because God loves us and he wants us back to himself. Time is temporary. Eternity is forever and always will be. What will you do with this time? Will you love the Lord God with all your heart, all your soul, and all your mind, and with all your strength? All your ability, love the Lord thy God. Let us pray, amen. Hallelujah. Father, we thank you. We give you all the glory, all the praise in Jesus' name. And Lord God, we pray, Lord God, that you will, Lord God, remind us daily in every moment, Lord God, that we should do thine will, Lord God. Do that which is right, which is best. Not just do better, but do what is best. Do that which is right in your sight, Lord, that we may, Lord God, see that you are smiling upon our doing. Lord, that we may bring honor and glory unto you, Lord God, because we see your faithfulness unto us. Lord, we desire to be faithful unto you with all of our heart and all of our soul. And all of our strength. Lord, I pray for your people right now, Lord God, that you would bless them, strengthen them. Lord, give them confidence in Jesus' name that they can do all things through you. According to your will, we can do all things through Christ, which strengthens us. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. I want to just tell you again, I'm so blessed to be here this morning to hear this word. See, we all need to be reminded, every one of us,
From the small one to the oldest one. God has never forgotten us. He's always there, no matter what you're going through. And how do you know that God is always there? Because we always start to question, why is this and why is that? You're not an idiot and you're not stupid. When you begin to question things, you're asking God why. And God is answering you and telling you why. Many of the things that we're going through in our lives is because God wants to cause us to call out unto him, Lord, help me. And also to acknowledge that he is there. Amen? Amen? How many of you love the Lord? I don't see all the hands. How many of you love the Lord? I don't mean just think you love him. How many of you love him? With all your heart. With all your soul. With all your strength. And with all your mind. Amen. Let me pray God's blessing upon you and we be dismissed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Father, I thank you, Lord God, for every dear soul that is here, Lord God, from the child, Lord God, to the adolescent, Lord, a teenager, Lord God, to the adults, Lord, even to the older ones, Lord. Lord, let your blessing continue to flow upon their lives, Lord God. And Lord God, cause them, Lord God, to, Lord, once again, recommit unto you, Lord God. Lord God, they're vowing unto you, Lord, to be faithful, Lord God. For Lord, we see that you are faithful unto us. And Lord, we want to be faithful unto you in everything. In Jesus' name. Lord, I pray that you would bless your people, Lord, in Jesus' name. The Lord bless thee. The Lord keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. In Jesus' name, I pray God's anointing upon your life. Amen. That every shackle, every yoke is broken and that you will walk in power and freedom in Jesus' name. Amen. 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 Receive your blessing. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You're dismissed in Jesus' name. Give God praise. Give God praise. Hallelujah. Shout his name. Hallelujah. Call his name. Jesus. 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 Hallelujah. We're the singers. God is never letting you go. God bless you. God bless you. God bless you. We love you. Stay strong in the Lord. Amen.